we would like to thank the friends and partners of Terry Cheng Ministries. Sinisigurado ko po na hindi kayo uwi, na hindi daladala ang susi. Pagbukas ng kaharian ng Diyos at maranasan niyo po lahat ang mga biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa atin sa salita niya. Sinisigurado ko po yan. Kaya importante po, may ballpen, may lapis, or even cellphone, makuha niyo dapat ang revelation. Pero bago po ako mag-umpisa niyan, gusto ko po mag-share ng testimony. Na wala siyang hold sa katawang ito because this is the temple of the Holy Spirit. Amen? Ay ito, yung mga may sakit dito, huwag kayong papayag, not even one chance na kainin ni Satanas ang inyong katawan. You believe in what the Bible says, that by the stripes of Jesus, I was healed. So therefore, I am healed today in Jesus' name. Amen? Heavenly Father, we praise you, we magnify you, we glorify you. All that you are is glorious, Father, deserving of all praise and honor and glory and majesty. Father, we want to declare today that you are our God, the only one and true God. There is no other God but you. We want to thank you, Father, for the anointing that is upon your servant and everyone who is here right now. We thank you that we will all be submitted completely to the power of the Holy Spirit. Open every heart, every eye, every ear to the revelation of your word. As I declare that the word that is spoken is alive, it is powerful. It is sharper than any two-edged sword. Walang sakit na hindi gagaling. Walang pangangailangan sa pera na hindi mamimit. Walang problema sa trabaho, sa promotion, sa ministry, sa broken relationships. Ang asawa mo ng bababae, mga anak mo nalululong sa masamang bisyo, meron kang kailangang breakthrough, ito ang panahon para makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. In the name of Jesus, malakas ang loob ko, Father, na ideklara ito because I have experienced it all myself. So I'm sharing this with the congregation, with everyone who's here today. And I declare that Jesus will come, confirming the word that's spoken with accompanying signs and wonders and miracles and blessings. Holy Spirit, stretch forth your hand and perform your mighty works in every person in this place right now. In the name of Jesus, we pray. Amen, 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 amen. Pwede na po kayong mupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, gusto ko magpasalamat sa Panginoon for having made this conference possible. Lord, maraming salamat. At syempre, kayo po, in-honor niyo po ako, ang TCM, ang Terry Cheng Ministries. Grabe po ang pakiramdam ko, yung mga long-lost friends namin. People that Robert and I have not seen for many, many years, ay nandito po sila. Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan kasi baka mayroon akong hindi mabanggit, magtampo pa. Pero gusto ko pong magpasalamat to many people who have helped or given their utmost support to make this conference possible. Ang unang-una po ang TBN, Trinity Broadcasting Network. Nandito pa si Pastor Joey and si Mrs. Ramos. Sila po ang network coordinator ng TBN. Lumalabas po ang TCM sa TV, sa Signal 188 channel.
every at 10:30 in the evening every day at TBN Asia at 10:30 every Wednesday. So sila po ang may kagagawan, si Brother Tony Flores, siya po ang director for Asia, at si Pastor, si Bishop Greg Durante, Pastor Kenneth Durante. Kilala niyo po sila, they've been on television for 31 years. Pero higit sa lahat po, hindi ko po makikilala yung mga ito. Hindi po ako magkakaroon ng opportunity dito sa TV kung hindi dahil hinipo ni Lord itong aking kaibigan. Nasaan po siya? Si Pastora Jane. Grabe po, siya pong nagpakilala, siya pong nag-connect sa amin sa TBN. At siya rin po ang nag-organize nitong conference na to. Grabe. Papasalamat po ako sa mga workers, yung mga nagagwapuhan, nagagandahan, ushering team, yung mga events team, yun pong mga nagagandahan, manlalambot ng mga katawan ng mga dancers natin, at yung mga praise and worship team. Sa pangunguna po ni Pastora Annie, maraming salamat. Nagpapasalamat ulit ako sa iyo, Pastora Jane, at of course, ating senior pastor, si Pastor Alan Damiao. At nagpapasalamat din po ako, syempre dito sa aking mga katulad po ni Chris, yung brother ko, siya po yung administrator ng TCM, yung kanyang may bahay, tsaka Sister Tess, sila po yung aming mga intercessors. Meron po kami intercessors all over the world na tumutulong sumagot sa inyong mga prayer requests ninyo on television and even sa Facebook. At yung pong anak nilang si Neil, nakita niyo po yung mga Instagram, siya po in charge sa social media account. At yung po aming gwapong editor, videographer, si Brother Mel. At saka po, higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking family, Angela, my youngest daughter, nandito po siya ngayon. And yung aking pong napakabait na asawa, si Robert, ayan, siya po ang nagfa-fund ng TCM. At ang aking anak po na nasa Canada, si Ivan, hindi po siya nakarating dito because he's working there. So nagpapasalamat po ako kay Pastor Alex, Pastor Joseph, at lahat po ng mga nagsuporta dito, Pastora Annie, lahat po. At ang ating napakagaling na MC, si Pastora Cindy, ayan. So mag-umpisa na po tayo. Sinisigurado ko po na hindi kayo uwi, na hindi daladala ang susi. Pagbukas ng kaharian ng Diyos, at maranasan niyo po lahat ang mga biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa atin sa salita niya. Sinisigurado ko po yan. Kaya importante po, may ballpen, may lapis, or even cellphone, makuha niyo dapat ang revelation. Pero bago po ako mag-umpisa niyan, gusto ko po mag-share ng testimony para po ma-substantiate itong message na to. Ang unang-una po ay years before I got born again, that was over 20 years ago, I was the most devastated person in the world. Grabe po ang nangyari sa akin. Unang-una, hiwalay kami ni Robert. Marami pong hate na hate ko siya more than anyone else in the world. At hate na hate niya ako more than anyone else in the world. In other words, wala pong room for reconciliation yung aming marriage. Pagkatapos, baon na baon, may business po ako. I had a construction company and we were distributing agriculture products all over the Philippines. Kaya lang, bumagsak at dami po naming utang hanggang dito. Ayan, yung mga may utang. Ayan. May kasagutan kayo. Malalaman nyo kung papaano yan mabayaran. In Jesus' name. At saka po, dahil sa daming problema ko, ay nagkaroon ako. I was diagnosed of having cancer of the ovary. At malala na po. I was literally dying. In fact, I attempted to commit suicide 3 times. Ganyan po kagrabe. And then, I got born again. Ibig pong sabihin ng born again, I received Jesus as my Lord and Savior. Nagpunta po ako dito sa Dipolog City kasi meron kaming experiment na ginagawa doon sa mga farmers. Tapos at 10 o'clock in the evening, ako po ay nasa hotel na nakahiga, natutulog na. At 2 o'clock in the morning, I was awakened by this most beautiful voice. At tinatawag niya yung aking pangalan. Sabi niya, Terry, Terry, Terry. Tapos tinignan ko po, nakakasilaw siya. Tao siya pero nakakasilaw. So ang tendency ko was to look at his feet. At nakita ko po merong mga scars yung kanyang paa, tapos nakasuot siya ng brown sandals, at nakita ko po yung hemline ng kanyang gown.
Tapos sabi ko, sino kaya ito? And then he started speaking to me. Ang sabi po niya, he asked me 3 questions. Sa mga nakarinig na po nito, pasensya na po, pero marami po kaming bisita na hindi pa po naririnig itong testimony. Okay lang po ba? Amen. Tinanong po niya, first question niya, Terry, if I asked you to quit your business and serve me, would you do it? So napakatagal ko pong isipin kung talaga bang i-give up ko yung business ko. Sino ba ito? Unang-una po, wala naman akong paniniwala sa Diyos. Pagkatapos, bigla akong uutusan ito na i-quit ko yung business ko. Pagkatapos po, matagal akong nag-isip, pero just the same, sinabi ko, oo. Kasi naisip ko po, like 10 years back, binigyan ako ng Bible ni Robert when I was leaving for abroad. At binasa ko po yung first few chapters ng Old Testament at nakita ko doon na si God ay pumapatay ng taong nagdi-disobey sa kanya. So natakot po ako. So I just said yes. Tapos tinanong po niya ako ng second question. Sabi niya, Terry, if I asked you to withdraw all your money from the bank and use this money to serve me, would you do it? So lalo naman po ako nag-isip kasi yung pera ko was an emergency fund for my son kasi nasa custody ko yung anak ko, si Ivan. Wala pa po si Angela at that time. So it took me even a longer time to say yes. But just the same, I said yes. Tapos pangatlo pong question, I dare if I asked you to sell all your properties and use the proceeds to serve me, would you do it? Sabi ko, may excuse ako dito dahil these are conjugal properties. Sabi ko sa kanya, Lord, kung gusto mo, tanungin mo si Robert pag pumayag siya, ibibigay ko yung mga proceeds niyan. But I was very sure na hindi papayag si Robert. So anyway, ang nangyari po, nung sinabi kong yes, bigla na lang siyang umalis. At dumaan siya dito sa pinto ng hotel room na hindi binubuksan niyan. Sa mga nais po magbigay ng tulong o maging covenant partners ng Terry Cheng Ministries, kayo po ay maaaring magdeposito sa BPI or Bank of the Philippine Islands. Account name, Terry Cheng Ministries, Inc. Account number 4091-0048-66. Pwede din po kayong magbigay through PayPal gamit na ninyong mga credit cards. Pumunta naman po kayo sa aming website sa www.terrycheng.org/giving. Naniniwala po kami na anumang tulong o halaga na galing sa inyong mga puso na gagamitin ng Terry Cheng Ministries para maipalaganap ang gospel, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay ibabalik sa inyo ng ating Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming maraming salamat po. God bless. Lord, kung gusto mo, tanungin mo si Robert pag pumayag siya, ibibigay ko yung mga proceeds niyan. But I was very sure na hindi papayag si Robert. So anyway, ang nangyari po, nung sinabi kong yes, bigla na lang siyang umalis. At dumaan siya dito sa pinto ng hotel room na hindi binubuksan niyan. Kumbaga, glorified body, hindi ko pa po alam kung anong ibig sabihin noon. Because I was just a few days born again Christian, wala akong naintindihan dyan. Pagkatapos po, ang ginawa ko, bigla akong tumayo at hinabol ko siya. Pagkatapos, sabi ko, Jesus, sabi ko, kung gusto mo akong mag-serve sa'yo, you have to explain to me what exactly you want me to do. Kasi hindi pwedeng aalis ng basa-basa na ganyan, iniisip ko. Eh, dire-diretso po siyang, he was floating, hindi po naglalakad, he was floating away. So ang ginawa ko, hinablot ko yung kanyang, yung hemline ng gown, tapos all of a sudden, he disappeared through thin air. At ako, nakita ko na lang ang sarili ko, well, I was back on the bed lying. Nandun po ako nakahiga sa kama. Sabi ko, ay, panaginip lang pala to. Kaya lang, hindi po ako makapaniwalang panaginip. Kasi yung countenance ng room nagbago. Kasi for the first time in my life, so dami kong mga naging problema. Siyempre po, I was in so much pain. Yung cancer, napakasikit. Sobra po, dami-dami ko, bulag ako. Yung mga may deprensya sa mata, this is your time for healing. Bulag ako, tapos halos di na ako makakita. Tapos sobra yung pain, may vertigo, may constipation, kung ano-ano pong mga... Bigla na lamang po may, all of a sudden, meron akong peace and fullness of joy in my heart. So napakalaking miracle na. In that sense, parang imposible na with that pain that I was experiencing, meron akong
peace and joy in my heart. At para pong napamahal sa akin itong Diyos na ito na dati minumura ko lang. Alam niyo po, dati, dahil sa sobrang problema ko, pag yan nabanggit po ang Diyos, sasabihin ko, hindi katotoo. Minumura ko siya. I was cursing. I was blaspheming. Sabi ko, hindi katotoo. Kasi kung ikaw totoo, hindi mo hayaang mangyari itong mga problema ito sa buhay ko. Ganyan po ang galit ko sa Diyos. But then, nakita ko po, sino ba ako na pupuntahan niya? Diba? Pakarami kong kasi na minumura ko siya tapos pupuntahan niya ako. Napaka-imposible. Pero nangyayari. So the following, hindi na po ako natulog. The following morning, sinundo ako ng partners ko. Pumunta kami sa experimental site, which took an hour. Pagdating po doon, binuksan ng doctor partner ko yung likod ng kotse kung saan ako nakaupo. Pagkatapos sabi niya, Terry, hindi ko akalain ang ganda-ganda ng boses mo. Angelic? Sabi ko, napaka-imposible naman. Sabi ko mga akong, please don't pull my leg, doctor, kasi unang-una sintonado po ako. Pagkatapos po, sabi niya, naku, Terry, grabe talaga, masyado akong na-touch sa kanta mo kasi you were singing about Jesus. So, nawala na po ako ng gana sa experiment and kasi unang-una, hindi ako marunong kumanta, sintonado. Sino yung papas number two? Wala akong kaalam-alam na kanta tungkol kay Jesus. Number three question ko, kung hindi ako ang kumakanta, sino? Bakit naririnig nila? So wala na po akong gana sa experiment. Umuwi na after 10 minutes, umuwi na ako sa hotel. Pagod na pagod, antok na antok. 10 o'clock in the evening, natutulog na po ako. Then at 2 o'clock in the morning, eto na naman po ang presensya ng Panginoon sa akin. And He asked me exactly the same three questions. At this time, hindi na po ako nag-isip nang matagal. I just said, yes! Yes, I will serve you. I will quit my business and serve you. Yes, I will withdraw all my money and use this money to serve you. Yes, I will sell all the properties. Wala po akong pakialam kay Robert. And I will use the proceeds to serve you. Pagkakala ko po, pag sinabi ko yan, magstay siya. But then he started floating away again. Lumabas na naman po sa room without opening the door. Tapos na, ako naman, tumayo ako, tatinabol ko na naman. Hinablot ko na naman yung gown niya. And then he disappeared through thin air. At ako, inando na naman po sa kama ko. Ngayon, this time, naalala ko po kasi, yung si Chris, yung kapatid ko, who was the only Christian in the family at the time, 5 years niya akong binubu to receive Jesus. At ako, ayaw kong makinig sa kapatid ko. Inis na inis ako sa kanya. Kasi po, alam niyo, ano sinasabi? Ikaw, Ate Terry, wala kang ginawa kung hindi magnegosyo. Alam mo, pag ikaw namatay, dire-diretso ka sa impyerno. At ang impyerno, forever and ever, torment, sabi niya. Sabi ko, anong klase ang Diyos mo na yan? I'm simply helping 3,000 people. 3,000 lang pong mga tinutulungan kong tao sa business. Tapos itong Diyos mo, iuhulog ako sa impyerno. Kaya po 5 taon hindi ko pinapakinggan si Chris. Pero ngayon, iba po. Talagang naniwala na ako na totoong may Diyos. Dahil naisip ko lahat ang aking mga kasalanan at ako'y humingi ng kapatawaran sa Kanya. Pagkatapos po, the following morning, lumipad na ako papuntang Manila. Tapos sinundo ako ng driver ko, nandun na naman po yung presensya ni Jesus. At bago po niya ako tinanong, sinabi ko, yes, yes, yes. So, hindi na po nakapagsalita si Jesus sa akin. Tapos mamaya, meron po ako narinig na ibang voice. Sinasabi niya, ma'am, ma'am, ma'am. Tapos yung driver ko po pala, sabi niya, ma'am, I had to pull over kasi, lumilindol at umiiyak ka, umiiyak. So ako po daw ay umiiyak at natakot daw po siya. So alam na alam kong talagang dumating si Jesus even inside the car. So pumunta na po ako ngayon sa condo ko, nandun yung aking panganay na anak. Hindi ko man lang pinansin, he was 5 years old at that time. I grabbed the nearest phone at tinawagan ko po yung aking brother na si Chris. At dinala po niya ako kay Pastor Jerry, yung kanyang pastor. At sabi ko kay Pastor, kinuwento ko po sa kanya yung nangyari. Sabi niya, Terry, meron kang calling. Actually, lahat po tayo, lahat kayong nandito, ay may calling. Bawat isa sa atin. So sabi sa akin ni Pastor Jerry, nothing is more important to Jesus than see you fulfill your divine destiny. So sabi ko, paano? How do I fulfill my calling? Ang sabi po ni Pastor Jerry, you start off by reading the Bible. So I didn't waste time po. I quit my businesses. Tapos nag-hold ako ng meeting with all my partners kasi magkukwit na po ako sa mga negosyo.
meron akong 41 partners. At ang bonus, pinakamalik kong bonus na na-receive, was Robert was my partner. 1.5 years di kami nagkita. So ngayong araw na to magkikita kami. In-invite ko po si Pastor Jerry to minister to my friends. At sila ay na-born again lahat. Including Robert. Naku, hindi ko pa po alam kung anong mangyayari. Tapos bigla-bigla na lang, nanligaw na ulit sa akin si Robert. At naku, napakahirap pong sagutin. Napakahirap ko pong magsabing yes kasi muhing-muhi ako. Pero sabay po kaming pumasok sa Bible school at na-restore yung aming relationship later on. But ang nangyari po dito, sabi ni Pastor Jerry, magbabasa ako ng Bible. So I started reading the Bible and read the Bible about 8 to 10 hours every single day. Kasi wala na po akong trabaho. Pagkatapos, natuto akong mag-worship kay God dahil sa Bible. Nakikita natin yung mga patriarchs, yung mga tao sa Old Testament, how they worship God. So ginagaya ko sila. I learned how to pray. Si Chris, binigyan niya ako ng tape ni Don Mowin. Ito, very strategic po kasi yung mga may sakit dito, it is so important that you worship God. Kung sa King Saul, di ba? Kung may sakit siya, may nararamdaman siyang hindi maganda, papupuntahin niya si David. Pag nag-play ng harp si David, mag-worship, umaalis ang evil spirit. Tandaan po natin ang suffering ng gagaling kay Satanas. So dito, binigyan ako ng tape ni Chris, kay Don Mowen, yung second song, You Are the God That Healeth Me. So naging paborito kong kanta. Hindi ko po alam kung bakit, pero I was singing that song to the top of my voice for like an hour every day. Tapos, hindi po tumagal yan. A few days later, nakita ko na lang bigla habang nag-worship ako, yung kamay ni Jesus. Siya, yung kamay ni Jesus ay unti-unting pumunta sa aking tummy. Tapos, pinasok niya yung kamay niya at kinuha niya yung cancer dito sa aking ovary. Pagkatapos, nilabas niya ngayon tong cancer na to. Tapos, naamoy ko, napakabaho, napakadumi, napakalansa po. Talagang sobrang grabe, parang pisti ang baho. Pagkatapos nakita ko si Jesus, linagay ito sa kanyang katawan na ganyan. Tapos naghihiyaw siya. Tapos sabi ko, Jesus, bakit ka umihiyaw? Tapos sabi niya, kasi masakit. So yung tapos ako naman po, nawala yung pain. Pagkatapos kong mag-worship, akala ko magaling na ako kasi nawala yung pain. Hindi po pala, bumalik kaagad yung pain. So hindi pala ako magaling pero hindi po ako nagreklamo. I was not even expecting Jesus to heal me in the first place. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, You shall know the truth and the truth shall set you free. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, at kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well boldly say this to you because I experienced it myself. Alam niyo po, bago ako na born again, hiwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problemang katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang Savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus.
at siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binigkas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations! Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaad sa salita ng Diyos. So, magkita-kita po tayo muli bukas dito rin sa oras na ito, dito sa programang ito. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychengministries.tcm. Inuulit ko po, www.terrychengministries.tcm. Maraming maraming.